tingnan nyo, yung bougainvillea, di ba maraming tinik? Eh, sa kasalukuyang panahon, ano ba yung nangyayari dito sa Pagop? Di ba parang maraming tinik, Emma? So, ito ay ibinibigay sa kanya. Para ding nung panahon ni Jesus, di ba, pinutungan din siya ng koronang tinik. So, parang ganun din yan. Ngayon, hindi lang naman yung tinik na ibinibigay sa ating gobernador, posible rin itong tinik ng bayan na hindi lamang totoo sa lalawigan ng Pampanga, kundi sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Marami tayong iba't ibang klase ng tinik dito. So, ang layunin natin dito, parang masolusyonan natin yung mga tinik na yon o mapagmuni-munian kung anong dapat gawin ng bawat isa. Bakit yun po ba yun kaya nakapatid? Kaya merong flag kasi parang sinisimbolo na ito ay yung mga sumisiil at nagduduhagi sa ating bayan. Kasi ito ay flag Philippines bayan yan. So hindi lang yan sa lalawigan ng Pampanga. Kaya lang parang kitang-kita natin sa lalawigan ng Pampanga kung ano yung nangyayari. Merong gustong gawin yung iba, makikita mo na inihahanda na sa pamamagitan ng paninikil sa gobernador na matapat naman sa panunungkulan. So kami kasi sa Kubol Pag-asa at tinataguyod namin yung pagbabago at paghanap ng mga leader ng bayan na hindi corrupt, diba? Malinis, tsaka talagang tapat at may takot sa Diyos. Alam naman natin na yung recount na yon ay maraming gustong palabasin, diba? Hindi natin alam. Noong una, sabi, nandaya daw, bumili ng boto. Wala nga pera siguro, paano naman siya bibili ng boto? Paano naman siya mandadaya? May takot sa Diyos yan. So ano naman ngayon ang nakalagay doon na dahilan? Kasi meron doon hindi mga nabasa na pangalan ba kung ano yun, ano? Pero madali namang palabasin yun kung gusto natin. Gusto natin ihanda ang Pampanga para 100% na to na mahawakan ng kung sino gusto kong makap. So ma'am, may plano po ba kayo na mag-encourage nyo sa ibang province or local? Sa totoo, ganyan ang ginagawa namin. At hindi lang yun sa problema ni Among Ed, kundi sa iba pang mga problema ng Pilipinas. Kasi naniniwala pa rin kami na may pag-asa pa rin tayo kung tayo magkakaisa at talagang malalaman ng bawat isa sa atin kung ano yung dapat natin gawin. Hindi yung parang wala tayong pakialam eh. Dapat makialam tayo at lumabas tayo at gawin natin kahit na maliit na pwede nating magawa para sa ating bayan. Kasi pag pinagsama-sama yan, malakas ang puwersa niyan.